January 23, 2023, nagsimula ang Biyaheng Pitex Balagtas, and up to now, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operation, at dahil may viewers na request na i-vlog ko ang route na ito, tara, samahan niyo ko i-try natin ang bus route ng Metrolink. Shoutout sa inyo, Joshua Quintar at Pogi Padilla sa pag-request ng video na ito, at kinukuya driver at konduktor ng Metrolink Bus 1902 na very accommodating. Ten:47 ng umaga ako dumating sa Pitex at dito sa second floor gate 3 bay 14 ang sakay ng bus. Kasama ng Pitex Balagtas route ang mga bus papuntang Fairview at Alabang. Si ate pa lang ang nasa bus pagsakay ko, ako naman, video-video muna habang naghihintay ng pag-alis. Pero after few minutes, for some reason, umalis si ate. Either natakot siguro sa akin o nagmamadali at sumakay na sa ibang route. Anyway, 10:55 na, ako pa rin lang ang pasahero. Ayan, eksakto 11 AM, umalis na ang bus, kaya konti lang na sumakay. From 6 AM to 10 PM ang schedule ng bus from Pitex to Balagtas, Bulacan. Kapag galing ka naman ng Balagtas to Pitex, 4 AM to 8 PM ang schedule. Sabi nila kuya, walang fixed interval sa Pitex. Basta may dumating na bus na galing Balagtas, aalis naman yung bus na nasa hintayan. Yapo, monumento! Alam mo kasi alam mo lahat. Bawak! Yapo, monumento! Tingin mo magaling ka. Tingin mo hawak ang buhay ko. Bawak! Yapo, monumento! Cash ang method of payment at 110 pesos ang pamasahe from Pitex to Balagtas. Dumadaan ng bus along Macapagal Boulevard tapos kakanan sa World Trade Center. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula ito, pero parang month of June, pinapaliko na ang bus sa U-turn slot na ito instead na kumaliwa sa ilalim ng LRT Bandia Station, kaya nang nakagawian. Kaya para sa mga bababa ng LRT Bandia, maglalakad ka pa ng mga 100 meters para marating ang LRT Hill Puyat Station. Pag-U-turn, kumakanan ng bus sa FB Harrison, tapos kumakanan ulit sa Ocampo, kaya ang labas ay sa LRT Vito Cruz Station instead sa LRT Bandia. So, madadaanan ng iba't ibang colleges and universities along Taft Avenue like LaSalle, Benil, UP Manila Campus, PWU, PCU, Adamson, Santa Isabel, PNU, at AYAC. Nadadaanan din ang ospital ng PGH. Around 20 pesos ang pamasahe dito from PITX. So ito na tayo sa Quiapo Church. So from Taft Avenue, dumadaan ang bus ng Manila City Hall, Loton, and then Quiapo. 35 pesos ang pamasahe pa Quiapo, kaya pwede mo itong sakyan kung ikaw ay papuntang Quiapo, hindi pa punuan. Dahil ang direksyon natin ay pa-north, hindi kakaliwa papuntang Espanya, kung hindi dire-diretso at kakanan sa Launlan, tapos kakaliwa sa Timasalang. Dito na nga pala papara ang aking girlfriend, si Christelle. Sasama daw siya papuntang Balagtas, and since taga Maynila siya, dito na lang siya sa nag-abang sa Dimasalang. Nandito na tayo sa Blumentritt, 40 pesos ang pamasahe papunta dito. Dito ka nagbababa kung papunta kang Manila North Cemetery kasi nasa gawing kaliwa lang yun. Actually, wala halos sumakay at bumaba mula Pitex hanggang dito kasi sabi ni Christelle, may nauna raw kasing bus sa amin na Metrolink rin naman na marami ng pasahero. So sila yung nakahakot ng pasahero kaya tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. Binaybay namin ang NS Amoranto tapos kumaliwa sa Banawe Street. Pagdating sa dulo, kumaliwa ulit sa 5th Avenue, kumanan sa Rizal Avenue para marating ang monumento. Yung paraan ng San Mata, yung ticket?
12:30 na nung dumating kami sa monumento, bale sa kalahating oras ang biyahe from Pitex to Monumento. Dito na rin halos na puno ng pasahero ang bus dahil ilang minuto din kaming tumambay dito. Dahil walang masyadong traffic papunta dito sa monumento, hala ko gano'n na din dito mula monumento papunta namang Baligtas. Diyan ako nagkamali. Dadaanan ng Valenzuela at mga bayan ng Maykawayan, Marilao, Bukawi at syempre Baligtas. Ang pamasahin sa Malanday ay 80 pesos, 90 naman papuntang Marilao. Ayan, nandito kami sa MacArthur Highway. Dito tumagal ang biyahe kasi dito maraming sumasakay at bumababa. Itong MacArthur Highway pala parang alabang sa Boda Road na Las Piñas o Quirino Highway ng Novaliches. Ang daming tao, daming tindahan, malls, at syempre sasakyan. So bukod sa maraming tao at sasakyan, inaayos pa pala ang kalsada from Maykawayan to Baligtas. Sa Marilao, inaayos yung mga bitak-bitak tapos mukhang tinataas naman yung kalsada sa Bukawi at Baligtas. Kaya ang ending, 1:56 PM na kami nakarating sa Baligtas. Another 1.5 hours mula monumento pumunta dito. Kuya, salamat. So kung manggagaling ka ng South at papunta ka ng Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Bukawi at Baligtas, sakay ka na ng bus ng Metrolink sa PITS. Thanks for watching!